Marami sa atin ang gumagamit ng social media at marami sa atin ang mahilig kumuha ng selfie at para mas maging maganda ang itsura sa picture ay ginagamitan ito ng tinatawag na filter. May mga tao na gumagamit nito para burahin ang mga bagay sa kanilang mukha o katawan na sa tingin nila ay hindi kaaya-aya sa paningin ng iba. Ngunit hanggang saan nga ba dapat tayo gumamit ng mga ganitong pagpapaganda o pang-i-enhance sa ating litrato na inilalagay sa social media? Dear Papa Dudut, hello Papa Dudut, gusto kong mag-share ng aking kwento kagaya ng iba mong mga listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Twinkle. Ngayon po ay 25 years old na ako pero ang ikukwento ko ay nangyari noong ako ay 20 years old pa lamang. Nag-aaral pa ako noon sa college. Isip bata pa ako that time. Mahilig sa social media at halos araw-araw akong hawak ang cellphone ko para makapag-post ng aking selfies. Wala nga yatang araw na wala akong ina-upload na selfie sa aking cellphone. Ewan ko ba pero natutuwa ako kapag may nagla-like sa picture ko o kaya ay nagko-comment na ang ganda ko at ang cute ko. Pinagtatawanan na nga ako ng mga friends ko kasi hindi raw ako mabubuhay kapag hindi nakapagse-selfie. Kung ang iba raw ay kape ang pampagising, sa akin naman ay selfie. Umaga pa lang ay nagse-selfie na ako tapos palagi pang may filter. At kapag hindi ako nakukontento, ay saka ko susundan ng pag-i-edit. Bakit nga ba ako kapit sa edit at filter, Papa Dudut? Ang sagot ko ay dahil hindi ako maganda. Sa tingin ko ay hindi pasok ang itsura ko sa pamantayan ng lahat para masabing maganda. Hindi kasi nawawala ng pimples sa mukha ko. Noong high school ako ay hindi ko napigilan ang sarili ko na palagi silang tirisin kaya yung iba ay naging pimple scars. Hindi rin maganda ang balat ko. Hindi kagaya ng ilang kakilala kong babae na nasa same age ko na clear skin at makikinis. Sobra akong naiinggit sa kanila kasi palagi kong wini-wish na sana ay kagaya rin nila ako para hindi ko na kailangan na gumamit ng filter sa aking mga pictures na inilalagay sa aking social media accounts. Iba ang kasiyahan na naibibigay sa akin ng filter sa pictures ko, Papa Dudut. Gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag nakikita ko na wala na ang pimples sa mukha ko at clear skin ako. Kahit pa sabihin na sa picture lang yon at hindi totoo ay masaya pa rin ako. Lalo na kapag pinupuri ako ng mga friends ko sa Facebook na ang ganda at ang cute ko. Sana raw ay kagaya nila ako na makinis sa mukha. Marami kasi sa kanila ay hindi pa ako nakikita sa personal kaya nasabi nila yon. Pero kapag nakita nila ako sa totoo ay talagang magugulat sila kasi malayong malayo ang mukha ko sa picture kumpara sa personal. Dati ay may mga kilala ako sa personal sa aking account na kapag nakita nila ang picture ko ay nagko-comment sila ng kung ano-ano. Kagaya ng hindi naman daw ako ganun kakinis. Kapit daw ako sa filter at kung ano-ano pang mga masasakit na salita. Porket kilala nila ako na masayahin ay akala yata nila ay hindi na ako nasasaktan sa mga ganong salitain, Papa Dudut. Talagang umiiyak ako kapag nakakabasa ako ng ganon kasi in-expect ko na support ang makukuha ko sa kanila pero puro panlalait ang ibinibigay nila. Ang mga kakilala ko sa personal na kung ano-ano ang kinocomment sa picture ko ang nagtulak po sa akin para gumawa ng isa pang account. Kung saan ay lahat ng mga friends ko ay hindi ko kilala ng personal. Sa account na yon, doon ko nakukuha ang satisfaction na hinahanap ko. Puro papuri ang comment nila sa akin. Walang nagsasabi na filter lamang ang nagpapaganda sa akin o kung ano pang negative comment. Nalayo ako sa mga taong walang ginawa kundi ang laitin at pagtawanan ako sa paggamit ko ng filter. Kumbaga, ang account na yon ang naging safe haven ko.
May isang tao na nakaalam ng account ko na yon, Papa Dudut. Yon ay ang favorite at super close kong pinsan na si Valerie. Sa aming magpipinsan ay kaming dalawa lamang ang magkaedad kaya siguro kami ang talagang naging magka-close. Nakasuporta siya sa account na yon at minsan ay siya ang unang kinikilig kapag may mga poging lalaki na nagko-comment sa picture ko. Hindi niya ako gina-judge sa paggamit ko ng filter. Siya lang yung nag-iisang tao na hindi ako nilalait. Ang pagiging maganda at makinis ni Valerie ang gusto kong ma-achieve, Papa Dudut. Para kasi siyang pinaglihi sa anghel kasi sobrang angelic ng face niya. Pagdating sa physical na aspeto ay ako ang kabaliktaran niya. Isa pa sa maganda kay Valerie ay ang ugali niya kasi hindi niya pinaparamdam sa akin na mas maganda siya kesa sa akin. Siya pa nga ang nagbibigay sa akin ng mga tips para hindi ako putaktihin ng pimples pero wala talagang product na effective sa akin. Kaya hilamos na lang at filter ang kinakapitan ko. Strict ang parents ni Valerie at kahit 20 years old na siya ay hindi pa rin siya pinapayagan na mag-boyfriend. Kahit suitors ay hindi siya tumatanggap. Unlike sa akin na payag na ang nanay at tatay ko na makipag-boyfriend ako. Iba talaga kapag hindi kagandahan. Hindi masyadong pinoprotektahan. Joke lang po, Papa Dudut. Alam siguro na magulang ko na walang lalaki na magkakagusto sa akin. To be honest, wala rin sa utak ko ang magkaroon ng boyfriend. Alam ko kasi na walang lalaki ang magkakagusto sa akin. Hanggang hindi ako gumaganda kagaya ni Valerie. Kontento na ako sa pakilig-kilig sa mga comment mula sa mga lalaki na friends ko sa Facebook. Para sa akin ay kontento na ako sa ganon, Papa Dudut. Pero hindi ko akalain na meron pa palang ile-level up ang kilig na nakukuha ko. Nang makilala ko sa Facebook si Rav. Isa siya sa mga Facebook friends ko na mahilig mag-heart sa mga picture na ina-upload ko. Madalas ay siya ang unang nag-heart sa post ko kaya feeling ko ay nakabantay talaga siya sa account na yon. Based sa picture ni Rav sa Facebook niya ay gwapo siya, Papa Dudut. Maputi at maayos magdamit. Mukha rin siyang matangkad, matanda siya sa akin ng isang taon at nakita ko rin sa account niya na nag-aaral siya at nagtatrabaho. Nakakahanga ang ganong tao na napagsasabay ang dalawang bagay na yon. Kasi alam kong hindi madali ang maging working student. Napastok kasi ako sa account niya ng kaunti nang ma-board ako. Akala ko ay hanggang sa pag-react sa post ko lamang ang gagawin ni Rav. Kaya na-shock ako ng malala ng isang gabi. Ay nakatanggap ako ng chat message mula sa kanya. Nag-hello siya at nangumusta. Hindi ako nag-reply sa mga chat sa akin sa account na yon dahil iniiwasan ko ang ma-attach sa makikilala ko pero iba ang na-feel ko kay Rav, Papa Dudut. Nag-reply ako sa kanya at hindi ko namalayan ang oras nang makipag-chat ako sa kanya. Ang sarap niyang kausap, hindi boring at marami siyang kwento. Sa isang gabi nga na nagka-chat kami ay parang kilala na kaagad namin ang isa't isa. Yun na nga ang naging simula ng pag-chat namin ni Rav nang halos araw-araw. Palagi na siyang nag-good morning sa akin at good night at nasanay na ako na nakaka-chat siya araw-araw at palagi niyang sinasabi na ang ganda-ganda ko. Siyempre sobrang flattered ako. Kilig na kilig ako pero kapag naiisip ko na ang sinasabihan niyang maganda ay ang mga picture kong may filter ay nawawala ang kilig ko. Alam ko kasi na kapag nakita niya ang totoong itsura ko at kung gaano karami ang pimple marks sa aking mukha ay hindi na niya sasabihin sa akin na maganda ako. Baka nga masuka pa siya. Sa tuwing inaaya ako ni Rav na makipag-video call ay kung ano-anong mga palusot ang sinasabi ko para hindi yon mangyari. Sinasabi ko na mahina ang signal ko at hindi kayang makipag-video call. Ibinigay ko na lamang ang number ko sa kanya para magkausap kami at marinig ang boses ng isa't isa. Ang ganda pala ng boses mo, Twinkle, kasing ganda mo.
ang puri ni Rav sa akin noong unang beses kaming nagkausap sa cellphone. Habi mo na talaga ang bulahin ako, no? Sige na, kunwari ay naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Natatawa kong wika sa kanya. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro ang dami nang naniligaw sa'yo, no? May lungkot niyang sabi. Wala nga eh, kahit na isa'y wala akong sutor. Wala nga nagkakamali, sambit ko. Yan ang hindi na totoo. Sa ganda mong yan, wala talaga? Bulag bang lalaki na nasa inyo at hindi nakikita ang kagandahan mo? Ang biro pa ni Rav. Eh sa wala talaga, siguro hindi sila nagagandahan sa akin. Joke lang. Ang totoo kasi, strict kasi ang parents ko. Ayaw pa nila na magkaroon ako ng boyfriend pag sisinungalin ko. Sa bagay, kung ganyan din kaganda ang magiging anak ko ay talagang babakuran ko para hindi mapunta sa maling lalaki. Ang wika pa ni Rav na talagang nagbigay ng ngiti sa aking labi. Hindi ko namalayan na nahuhulog na pala ako kay Rav, Papa Dudut. Kapag hindi kami nagkaka-chat o nagkakausap kahit na isang araw ay nami-miss ko na siya kaagad. Minsan nga ay feeling ko ay sinasadya niya na huwag akong i-chat para ma-miss ko siya. Kung ganon ang pakay niya ay sobrang effective ng ginagawa niyang pagpapamiss sa akin. Si Valerie ang una at nag-iisa kong sinabihan ng tungkol kay Rav. Sino pa ba, hindi ba? Siya lang naman ang nakasuporta sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. Saka siya ang tanging nakakaintindi sa mga kagagahan ko. Kahit siya ay kinikilig habang kinikwento ko si Rav. Tili siya ng tili nang ipabasa ko sa kanya mga sweet messages ni Rav sa akin sa chat. Alam ko na madaling kiligin si Valerie dahil kagaya ko siyang hindi pa nagkakaroon ng jowa. Ang sabi ni Valerie ay may pakiramdam siya na may gusto na rin si Rav sa akin. Pero nahihiya lang ito nang sabihin sa akin. Mukha raw kasing mahihiyain si Rav kahit nagwapo naman ito. Basta kapag nanligaw na sa iyo si Rav, ha, sabihin mo sa akin kaagad. Maunahan mo pa talaga ako magka-boyfriend, congrats insan, masayang sabi ni Valerie. Napasimangot ako. Malabong ligawan ako ni Rav insan. Baka tumakbo pa yon kapag nakita ko ng personal. Sinasabihan niya lang ako na maganda kasi puro filter at edit lang ang ina-upload ko sa picture sa Facebook. Malungkot kong sabi. Huwag mo sabihin yan. Kung gusto mo talaga na malaman kung mahal ka talaga ni Rav, siguro maganda kung unti-unti mong aminin sa kanya na hindi ganoon kakinis ka sa personal. Saka ikaw pa rin naman yung nasa picture na yun, Twinkle. Wika pa ni Valerie. Hindi ko kayang gawin yan insan eh. Alam ko na lalayuan niya ako kapag nalaman niya na hindi ako makinis sa totoong buhay. Ibablock pa ako noon kapag nakita niya na pangit talaga ako. Siguro eh makukontento na lamang ako sa chat at pag-uusap namin ni Rav via online, tugon ko. Ikaw ang bahala insan, basta ako naniniwala ako na tatanggapin ka ni Rav kung ano ka. Saka tigilan mo na ang pagkasabi ng pangit ka. Hindi ka pangit, okay? Walang pangit sa lahi natin. Tutol niya sa sinabi ko. Ganon ang sinabi ko kay Valerie pero sa loob ko ay nangangarap din ako na magkaroon ako ng tapang na sabihin kay Rav ang totoong ako. Yung hindi flawless, yung maraming pimple marks, kaya lang hanggang pangarap na lang yon dahil duwag ako, Papa Dudut. Takot ako na ipakita sa mga friends ko sa isa kong social media account kung sino ang totoong ako. Lalo na kay Rav dahil takot ako na hindi nila ako matanggap. Nang time kasi na yon ay hindi ko na kayang mawala si Rav sa akin. Sobrang attached na ako sa kanya. Sanay na ako na palagi kaming magka-chat at magkausap. Kaya kapag lumayo siya sa akin ay talagang malulungkot ako ng sobra, Papa Dudut. Gaya nga ng sinasabi ko kay Valerie ay hindi ko pa rin sinabi kay Rav na maganda lamang ako sa picture nang dahil sa filter at edit. Hindi ko kasi talaga kaya. Akala ko ay kontento na rin si Rav sa chat at tawagan namin pero hindi pala. Isang araw habang magka-chat kami ay sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin ng personal. Ilang buwan na kasi kaming magkakilala tapos eh hindi pa niya ako nakikita.
Medyo na pressure ako pero sinabi ko na hindi ako papayagan ng parents ko. Nang sabihin ko yon sa kanya ay napansin ko na parang nawawala na siya ng ganang makipag-usap sa akin. Bumagal na siyang mag-reply. Dati kasi pagkasend ko ng chat sa kanya ay may reply kaagad siya. Biglang inaabot na ng isang oras bago siya mag-reply sa akin. Alam ko kung bakit naging ganon si Rav at iyon ay dahil sa ayaw kong makipagkita sa kanya. Dahil sa ayaw ko na tuluyang mawala ng gana si Rav sa akin ay naisipan kong ayusin ang mukha ko. Kailangan kong gawin yon para kapag wala na ang pimple marks ko at ang mga tagyawat ay pwede na ako makipagkita kay Rav. Sinunod ko na lamang ang mga tips ni Valerie sa akin kagaya ng naghihilamos ng mukha bago matulog at pagkagising sa umaga. Nagsasunblock na rin ako bago lumabas ng bahay at nagpapafacial na rin ako. May inilalagay silang gamot sa mukha ko para raw sa pimples. Makalipas ang isang araw ay mas dumami ang pimples ko. Na-stress ako kaya pinagpipisa ko ulit ang mga pimples sa mukha ko. Iyak ako ng iyak kasi pakaramdam ko ay walang tinatanggap na facial care ang mukha ko. Mas lalo pang lumalala kapag may ginagawa ko sa aking mukha. Mas lalo akong nawala ng pag-asa, nakikinis ang aking mukha. Nang isang gabi, tutulog na sana ako nang makatanggap ako ng tawag mula kay Rav. Sa pagsasalita niya ay nalaman ko na lasing siya. Twinkle, gusto na kitang makita please. Makipagkita ka na sa akin. Alam mo kasi gusto na kita. Haharap ako sa nanay at tatay mo para magpaalam na liligawan kita. Hindi ako matatakot sa kanila, ang sabi pa ni Rav. Rav, lasing ka lang. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Wika ko sa mahinahon na boses. Pigil ko ang pagtilin ng dahil sa kilig. Siguro kaya ayaw mo makipagkita sa akin kasi hindi ako sobrang gwapo. Sa bagay, sobrang ganda mo kasi. Hindi talaga ako bagay sa iyo, malungkot na sabi niya. Ano ka ba? Matulog ka na, lasing ka na. Bukas na lang tayo mag-usap, ang sabi ko. Lasing ako pero alam ko mga sinasabi ko. Pero tama ka, Twinkle. Bukas na lang tayo mag-usap ng personal. Seryosong sambit ni Rav. Ha? Anong personal ang sinasabi mo? Ang gulat kong reaksyon. Bukas ng alas 5 ng hapon, magkita tayo sa mall na malapit sa inyo sa second floor sa harapan ng hardware doon. Kapag hindi ka nakipagkita sa akin, ibig sabihin ay wala akong pag-asa sa iyo. Hindi na rin kita kukulitin kapag nangyari yon. Mabilis na sabi pa ni Rav. Wala na akong nagawa para umapila dahil in-end na ni Rav ang tawag niya. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko na siya makontak. Nag-chat ako sa kanya pero hindi niya binabasa. Talagang hindi na niya ako binigyan ng chance para tanggihan ang sinasabi niya. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing yon. Madaling araw na ay magkausap pa rin kami ni Valerie. Kahit siya ay nagulat sa mga sinabi ni Rav. Kung ayaw ko raw mawala si Rav ay kailangan kong makipagkita. Paano naman ako haharap sa kanya, Papa Dudut? Kung kailan pinutakti na ako ng pimples ang mukha ko ay saka pa siya nag-aya. Ayoko mawala si Rav sa akin kaya lang parang hindi ko pa kaya ang gusto niyang gawin ko. Nagpresenta si Valerie na samahan ako at baka raw mabawasan ang kabako. Lakasan ko raw ang loob ko, madaling sabihin na lakasan ang aking loob pero sobrang hirap na gawin noon, Papa Dudut. Lalo na sa kagaya ko na sobrang baba ng tiwala sa sarili dahil ang tingin ko sa sarili ko ay ubod ng pangit dahil sa mga pimples sa mukha ko. The next day ay nakatulala lamang ako sa aking kwarto. Umain naman ako ng breakfast at lunch pero wala ako sa aking sarili. 2 oras bago ang oras na sinasabi ni Rav ay dumating sa bahay namin si Valerie. May dala siyang mga damit, sapatos at makeup. Ano insan? Nakapag-desisyon ka na ba? Kasi kung pupunta ka at ako ay magiging fairy godmother mo, ayusan kita ng malala para lumabas ang ganda mo, nakangiting sabi pa ni Valerie. Kahit paano ay nakumbinsi ako ni Valerie na makipagkita na kay Rav ng araw na yon dahil nag-promise siya na ayusan ako at pagandahin.
Habang abala siya sa paglalagay ng makeup sa mukha ko ay walang paglagyan ng aking kaba. Iniisip ko pa lamang na makikita ko ni Rav sa personal ay parang gusto ko na lamang magpalamon sa lupa. Hindi naman huminto si Valerie sa pagbibigay sa akin ng tips para maging maganda at maayos ang first meetup namin ni Rav. Ang sabi niya ay huwag akong kabahan dahil kapag pinangunahan ako ng kaba ay hindi ako makapagsasalita ng maayos. Nasa paligid lamang daw siya at kung kailangan ko ng tulong ay mag-text o tumawag lamang ako sa kanya. After niya akong bihisan at make-upan, ay nakita ko ang improvement sa aking sarili. Kahit paano ay naitago ng makeup ang pimple marks ko at kahit yung malalaking pimples, wag lang talagang titignan ng malapitan ang mukha ko at talagang makikita ang mga tinatago ko. Sa tingin mo ay kamukha ko na yung nasa picture ko sa Facebook? Kinakabahang tanong ko kay Valerie. Oo naman, saka kamukha mo talaga yon kasi ikaw yon, nakatawa niyang sagot. Pero makinis kasing version yun eh. Diyos ko, kinakabahan ako, insan. Huwag na kaya tayong tumuloy, nakangiwi kong sabi. Hindi na pumayag si Valerie sa pag-atras ko. Nakakahiya raw kay Rav dahil nagsabi na ako na makipagkikita ako sa kanya. Isa pa ay naglalakad na rin kami papunta sa sakay ng jeep noon. Sobrang alinsangan ng panahon kaya bago ako makasakay ng jeep ay sobrang pawis na ako. Nang nasa jeep na ako ay mas lalo akong pinawisan dahil sa kaba. Ganon kasi ako kapag kinakabahan o natatakot. Pinapawisan ako ng malala. Pagdating sa mall ay inaya ko muna si Valerie sa restroom. Lagpas na ako ng 5 minutes sa oras ng pagkikita namin ni Rav. Pagtingin ko sa mukha ko sa salamin ay gusto ko nang maiyak dahil sa pawis ay nahulas ng sobra ang makeup ko. Mukha na akong sinubsob sa harina at winisika ng tubig. Nawala na rin ang ayos ng buhok ko dahil sa lakas ng hangin sa jeep. Hindi ko kayang magpakita kay Rav ng ganito, nang lalambot kong sabi. Kaya kong ayusin yan, akong bahala. Sorry kasi hindi kaya ng makeup ko kapag sobrang pawis eh. Wala pa akong pambili ng mga mamahalin at magagandang klase, ang sabi pa ni Valerie. Ilalabas sana niya ang baon na makeup mula sa bag pero pinigilan ko siya. Insan, wag na. Hindi na kailangan. Hindi na ako makikipagkita kay Rav. Sorry kung nasayang ang effort mo pero hindi ko talaga kaya na sa itsura ko ngayon ay makipagkita sa kanya. Mukha kong cake na nabasa ng ulan. Halos maiyak na ako ng time na yon, Papa Dudut. Pumayag naman si Valerie sa pag-backout ko. Nakita niya siguro na nanghihina na ako at hindi ko na talaga kaya. Tinulungan na lang niya ako na maghilamos para mawala ang makeup sa aking mukha. Paalis na sana kami sa mall para umuwi nang maisip ko si Rav. Hindi pa niya alam na umatras na ako at dapat ay sabihin ko yon. Baka kasi maghintay siya ng matagal sa wala. Nakiusap ako kay Valerie na baka pwedeng siya ang pumunta kay Rav at siya ang magsabi ng personal na biglang sumama ang pakiramdam ko kaya hindi ako makakapunta. Naisip ko na mas okay kung may taong kakausap kay Rav para hindi niya isipin na nagsisinungalin ako. Sa matinding pamimilit ko kay Valerie ay pumayag siya, Papa Dudut. Hinintay ko siya sa may labas ng mall. 30 minutes na siguro ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Valerie. Tinawagan ako ng nanay ko kasi hinahanap na ako kaya parang gusto ko nang umuwi. Pero hindi ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang pinsang ko. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Baka kidnapper pala si Rav o masamang klase ng tao. Babalik na sana ako sa loob ng mall nang mag-text si Valerie na pabalik na siya. Pagdating niya ay may dala siyang isang paper bag. Nang tanungin ko kung ano yon ay sinabi niyang chocolates. Galing pala sa ibang bansa ang kapatid ni Rav at may pasalubong na chocolates. Akala ko ay para sa akin lang pero nang sabihin ni Valerie na hati raw kami, sabi ni Rav ay medyo nakaramdam kagad ako ng selos. Bakit kasi bibigyan ni Rav ng chocolates ang pinsang ko? Nagandahan ba siya kay Valerie? Pinaghatian namin ni Valerie ang tsokolate. Abang sakay ng jeep ay sinabi sa akin ni Valerie na mas gwapo si Rav sa personal kesa sa picture.
Sa mga nalaman ko ay mas lalo tuloy ako nawala ng lakas ng loob na makipagkita kay Rav. Pag-uwi ko sa bahay ay tumawag sa akin si Rav. Sorry kung hindi ako nakapunta, bigla kasing sumama ang pakiramdam ko pagsisinungaling ko. Ayos lang basta magpagaling ka ha, saka na tayo magkita kapag okay ka na. Saka nandun naman si Valerie para sabihin sa akin ang nangyari sa'yo. Teka, naghati na ba kayo ng chocolates? Pahayag pa ni Rav. Ah oo, kanina pa. Thank you raw, sabi ng pinsan ko. Ang sabi ko. Pakisabi kay Valerie, welcome. Alam kong pinsan mo siya kasi parehas kayong maganda. Kasunod noon ay ang mahinang pagtawa ni Rav. Siyempre, magandang lahi namin eh. Napanghiwi ako sa mga sinabi kong yon. Pero sana sa susunod ay ikaw nang makita ko. Gusto na kita kasing makita talaga, Twinkle, ang sabi pa ni Rav. Darating din tayo dyan basta gumaling na ako, ang wika ko. Ihintayin ko yan. Buti na lang at nandun si Valerie para sabihin ang lahat kaya naiintindihan ko na hindi mo kaya makipagkita sa akin. Medyo makahulugan ang sinabi niyo ni Rav pero hindi ko na binigyan pa ng pansin. Medyo nagselos muli ako kasi alam na ni Rav ang pangalan ni Valerie. Hula ko ay nag-usap sila ng matagal at nagka-getting to know each other kaya hindi kaagad nakabalik si Valerie. Napaisip ako kung ano pa kaya ang pinag-usapan nilang dalawa. Gusto ko sanang kausapin si Valerie tungkol sa bagay na yon pero hindi ko na itinuloy pa at baka kung ano ang isipin niya. Siya na nga itong gumawa ng pabor para sa akin tapos eh kung ano-ano pa ang iniisip ko. Saka naisip ko rin na yun na ang una at huling pagkikita at pag-uusap nilang dalawa. Kaya wala akong dapat na ipangamba. Saka may tiwala ko sa pinsan ko, Papa Dudut. Naniniwala ko na kung sakali na magpakita si Rav ng interes sa kanya, ay hindi niya ito papatulan dahil alam niya na kapag pumatol siya kay Rav ay masasaktan ako. Nagpatuloy ang pagchat-chat at tawagan namin ni Rav, Papa Dudut. Bumalik na ulit ang singla niya sa pakikipag-usap sa akin. Hindi na rin niya ako nakulit na makipagkita sa kanya. Naging busy na siya sa school at sabay na yon ang trabaho niya kaya wala na siyang oras para sa ibang bagay. Nabawasan man ang oras ng aming pag-uusap ay mas gusto ko na ganon kesa sa parang tinatamad na siya sa akin na kausapin ako. Ang hindi ko lang nagustuhan ay ang minsan na pagsingit ni Rav sa pangalan ni Valerie. Pasimple siyang nagtatanong sa akin ng information tungkol sa pinsan ko. Hindi ko naman maipakita na naiinis ako at nagsiselos kasi hindi kami ni Rav. Kung tutuusin ay may kaibigan lamang kami. Umamin man siya na gusto niya ako ay hindi siya formal na nanligaw sa akin. Nakakaingit nga si Valerie kasi nakita na niya ng personal si Rav. Samantalang ako hanggang sa social media lang. Kasalanan ko rin naman kasi wala akong lakas ng loob na magpakita kay Rav. Dahil sa alam ko na madidisappoint siya kapag nalaman niya na maganda lamang ako sa picture pero hindi naman sa personal. Matapos ang ilang araw mula sa naudlot na pagkikita namin ni Rav ay muli siyang nagaya na makipag-meet sa akin. Gusto ko na sanang magpakita sa kanya pero inunahan ako ng kabahiya, Papa Dudut. Sinabi ko kay Rav na umuwi ako sa province namin at 1 week ako roon kahit na hindi naman totoo. Gusto ko lang umiwas sa pangungulit niyang makipag-meet up sa akin kahit na isang linggo. Minsan habang nagtitinginan ako sa aking Facebook account ay naisipang kong tignan ang account ni Rav. Nahagip ng mata ko ang friend list niya at nanlamig ako nang makita roon ang picture at pangalan ni Valerie. Natinginan ako dahil hindi ko iniisip na aabot sina Valerie at Rob sa punto na magiging friends sila sa social media. Nagkaroon ako ng hinala, nag-uusap sila ng hindi ko alam. Napraning tuloy ako kung anong level na ang closeness nilang dalawa. That moment, bigla kong pinagsisihan kung bakit ko hinayaan na magkakilala silang dalawa. Isang umaga ay pumunta sa bahay si Valerie. Nakabihis siya at halatang may pupuntahan. Sinabi niya na nag-chat sa kanya si Rav, may ibibigay daw sa akin pero dahil sinabi ko kay Rav na nasa province ako ay si Valerie raw ang imi-meet nito. Okay lang ba sa iyo na imit ko si Rav ngayon? Tanong ni Valerie. Okay lang,
Saka nakabihis ka na eh, sayang naman ang outfit mo. Medyo mapait kong sambit. Sure ka insan ha? Kukunin ko lang naman yung ibibigay niya sa'yo tapos eh uuwi na rin ako. Ikaw kasi sinabi mo pala sa kanya na nasa province ka, ang sabi pa ni Valerie. Nangungulit kasi siya na makipag-meet pero huwag kang mag-alala kasi ayos lang talaga. Enjoy ka. Ngumiti ako para mapansin ni Valerie na nasasaktan ako. Sa sobrang sama ng loob ko ay hindi ko napigilan ng umiyak, Papa Dudut. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa nangyari ay alam ko na walang ibang dapat nasisihin kundi ako. Sana kasi ay sinabi ko na noon pa kay Rav na may filter ang lahat ng picture ko sa social media at hindi ako ganoon kakines sa personal. Kapag lumayo siya ng dahil doon ay hindi sana ako masyadong masasaktan kasi hindi pa malalim ang feelings ko para sa kanya. Hindi kagaya ng time na yon na parang mahal ko na siya at talagang masasaktan ako ng sobra kapag iniwasan niya ako. Hindi ko rin naman masisisi kung magkagustuhan si Rav at Valerie. Wala na akong control sa kung ano ang pwede nilang maramdaman sa isa't isa. Pero syempre masakit sa akin kapag nangyari yon. Dahil sa paranoid ako sa kung ano ang gagawin ni Valerie ay panay ang text ko sa pinsan ko. Pero wala akong reply na nakuha mula sa kanya. 2 oras na siyang wala kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Baka kung saan na sila nagpunta at kung ano na ang ginagawa nila. Hindi ko gusto ang mga naiisip ko kaya nagdasal ako at pagkatapos ay nilibang ko ang sarili ko sa panonood ng mga nakakatawang videos online. Siguro ay nasa 4 oras din bago ulit bumalik si Valerie. Malaki ang ngiti niya habang may dalang isang teddy bear na hanggang bewang ko ang taas. May dala din siyang paper bag. Inabot niya sa akin ang teddy bear at sinabi niya na bigay yon ni Rav sa akin. Habang yung paper bag na may laman na maliit na stuffed toy ay bigay daw ni Rav sa kanya. Token of appreciation raw sa kanya ni Rav kasi siya ang inabutan nito ng regalo para sa akin. Alam mo Twinkle, sobrang swerte mo kay Rav. Ang thoughtful niya, lalo siguro kapag nanligaw yun sa'yo, masaya ang sabi pa ni Valerie. E paano yung manliligaw sa akin hindi naman ako nagpapakita sa kanya? Walang buhay kong tugon. Sa sinabi mo, parang wala ka na talagang planong makipag-meet kay Rav. Twinkle, gusto ka na niya talagang ma-meet eh. Ang lungkot niya kasi nag-ipon siya ng pera para sa date ninyo sana ngayon. Sa tingin ko ay gusto ka na talaga niya, ang sabi pa ni Valerie. Gusto niya ako kasi akala niya maganda ako. Pero kung gusto mo insan, ikaw na lang ang makipag-meet palagi sa kanya. Alam mo bagay kayong dalawa, feeling ko ay magiging okay kayo as a couple. Peke kong pagkakilig. Umiling si Valerie sabay tawa. Nagpaalam na siya sa akin nang makaalis siya at napaisip ako. Sa inakto kasi ng pinsan ko ay parang gusto niya si Rav. Kasi kung hindi dapat sinagot niya sa akin na kami talaga ang bagay ni Rav. Parang kinilig pa siya, Papa Dudut. Hindi ko pa rin magawang magalit ng tuluyan kay Valerie dahil kagaya ng sinabi ko ay hindi niya kasalanan. If ever na magkagusto siya kay Rav. Ako nga na sa online lang siya nakakausap ay nagkagusto na sa kanya. Ano pa kaya si Valerie na nakilala na si Rav ng personal? Dahil doon ay tila nawala na ako ng pag-asa kay Rav. Kaya nang minsan kaming magkausap sa cellphone ay diretso kong itinanong sa kanya kung gusto ba niya si Valerie. Kasi sa 2 beses na nagkita sila ay hindi lang siya sa akin may bigay kundi maging sa pinsang ko. Itinanggin ni Rav na may gusto siya sa pinsang ko. Nahihiya lang daw siya kay Valerie kaya inaabutan niya ito kahit na papaano. Wala naman problema sa akin kung may gusto ka kay Valerie, basta aminin mo lang sa akin. Kunwari ay nakatawa kung sabi kahit deep inside ay sobrang sakit na. Sa tono ng pananalita mo ay parang nagsiselos ka, Twinkle. Ikaw ang gusto ko. Kung nagsiselos ka kay Valerie at ayaw mo na nagkikita kami kapag may ibibigay ako sa kanya, ikaw na mismong makipagkita sa akin para hindi na kung ano-ano ang iniisip mo, ang sabi pa ni Rav. Hindi ba nasa province ako, turang ko? Ewan ko, para kasing palagi kang iwas ng iwas sa akin na makipagkita. Kung ayaw mo sa akin ay sabihin mo na kaagad para hindi na sasayang ang oras ko. Medyo naiinis na sabi pa ni Rav.
bigla siyang nawala ng gana na kausapin ako, Papa Dudut. Ang sabi niya ay may gagawin siya. Sa ibang araw na lang daw kami mag-usap. After ng pag-uusap na yon ay nag-chat siya sa akin. Nag-sorry siya sa akin dahil sa pagtaas niya ng boses. Talagang gusto niya raw kasi akong makita pero hindi niya maramdaman na ganun din ako. Para daw hindi ako interesado sa kanya. Sobra na akong naawa kay Rav, Papa Dudut. Kung pwede nga lang na kahit sa totoong buhay ay pwedeng gumamit ng filter ay ginawa ko na para magkaroon ako ng lakas ng loob na magpakita sa kanya. Kaya lamang hanggang sa social media lamang pwede ang filter. After ng pag-uusap namin yun ni Rav ay naging cold na ulit siya sa akin. Isang tanong, isang sagot na lamang ang chat naming dalawa. Paminsan-minsan ay chinecheck ko ang account ni Rav at Valerie dahil nga sa hinala ko na may gusto sila sa isa't isa. Ay ine-expect ko na isang araw ay makikita ko na rin na into a relationship na sila. Tinanggap ko ng ganon ang mangyayari, Papa Dudut, o kung hindi man si Valerie ay baka sa ibang babae mapunta si Rav. Kung mangyari man yon ay iiyak na lamang ako at tatanggapin ang lahat kahit na sobrang sakit. Mas lalo pang naging masakit para sa akin ang mga sumunod na nangyari, Papa Dudut. Nakita ko kasi sa post ni Rav na nasa isang coffee shop siya tapos sa my story ni Valerie ay sa coffee shop din kung saan nagpunta si Rav. Kahit na hindi nila sabihin na ay alam kong nasa isang lugar sila at nagkita sila nang hindi nila sinasabi sa akin. Sabagay hindi naman sila dapat magpaalam sa akin kasi hindi ko jowa si Rav. Hindi rin siya nanliligaw sa akin. Iyak ulit ako, Papa Dudut. Kapag tumitingin ako sa salamin ay mas lalo ako nawawala ng pag-asa na magugustuhan ako ni Rav. Na-attract siya sa filtered pictures ko at parang attracted na siya kay Valerie. Mukhang sa magaganda at makikinis siya na-attract. Dahil sa hindi ko magawang matahimik ng gabing yon dahil alam ko na magkasama sila sa isang coffee shop, sina Valerie at Rav, ay nagpunta ako sa bahay ni na Valerie. Gusto ko siyang hintayin sa kanila pero nagulat ako nang makita na naroon siya sa kanila. Nang tanungin ko kung kailan yung story niya sa coffee shop ay sinabi niya na noong isang araw pa. Hindi ko na lang binanggit sa kanya na may hinala kong nagkita sila ni Rav. Pasimple kong inopen ang topic tungkol kay Rav. Kunwari ay nawala na ako ng gana kay Rav. Sinabi ko yon para makita ko ang reaksyon niya. Ang sabi niya kung hindi ko na gusto si Rav ay sabihin ko na kaagad para hindi na umasa. Ang dating sa akin ang sinabi niya ay gusto niya na tuluyan ko ng ihinto ang pagkagusto ko kay Rav para silang dalawa na ang magkagustuhan. Nasaktan ako pero hindi ko ipinakita sa pinsang ko. Durog ang puso ko na umuwi ng bahay. Lumipas pa nga ang ilang araw at hindi na ako chinat pa ni Rav. Ang naisip ko ay baka sila na ni Valerie ang magkachat. Baka nga araw-araw silang nagkikita at nagde-date nang wala akong kaalam-alam. Umiwas na rin ako sa pagbukas ng aking Facebook account kung saan ay puro filter ang picture ko. Hanggang sa dumating ako sa point na dine-activate ko na yun at sinabi ko sa sarili kong hindi ko na yon bubuksan kahit na kailan. Nakakatakot na makakilala ulit ako ng kagaya ni Rav tapos mahuhulog ulit ako at masasaktan lang. Isang umaga habang nanonood ako ng TV sa sala ay tinawag ako ng nanay ko. Meron daw delivery man sa labas ng isang kilalang online shop. Nagtaka ako kasi wala akong in-order pero lumabas pa rin ako. Isang lalaki na kasuot ng helmet ang natayo sa labas ng aming bahay. May dala siyang isang box. Kuya, wala po akong in-order. Baka nagkamali lang kayo, ang sabi ko sa lalaki. Kayo po si Miss Twinkle, hindi ba? Yung kasing nakalagay sa box, ang wika ng delivery man. Ako nga pero wala po akong in order. Hindi ko po yan babayaran. Sorry, pagmamatigas ko. Wala na po kayong dapat na bayaran, miss. Libre ko na itong ibibigay ko sa iyo, ang wika ng lalaki. Inabot sa akin ng lalaki ang box at pinabuksan yon. Natakot pa ako nung una kasi baka bomba yon o kung ano. Pero mapilit siya kaya binuksan ko na lamang. Hindi ko malaman ang aking sasabihin ang makita kong puro mga chocolates ang laman ng box at meron pang card. Binasa ko ang card at nalaman ko na mula yon kay Rav. Nakalagay sa card na nagsosorry siya. Yun lang. Nagulat ako nang magsalita muli ang delivery man habang nakasuot ng helmet.
Ang sabi niya ay sorry daw kung ilang araw siyang hindi nagparamdam. Tinitingnan daw niya kasi kung ako ang unang magre-reach out sa kanya kapag hindi siya nag-chat sa akin. Mas lalo akong nagulat nang alisin niya ang helmet at nakita ko na si Rav pala yon. Tatakbo sana ako paloob ng bahay pero nahawakan niya ako sa kamay. Pilit kong itinakip ang kamay ko sa mukha ko pero hindi ko magawa dahil hawak na niya yon ng mahigpit. Hindi mo na kailangang itago ang mukha mo, Twinkle. Nakita ko na yan dati pa. Sa picture nga lang pero ngayon ay sa personal na. Ang nakangiting wika pa ni Rav. Wala akong nakitang pandidiri sa mukha niya, Papa Dudut. Kung tingnan pa nga niya ako ay para ako ang pinakamagandang babae sa balat ng universe. Nagtaka ako kung paano niya nakita ang totoo kong mukha kapag walang filter sa picture pero sinagot niya yon nang papasukin ko siya sa loob ng aming bahay. Sabi niya nung unang beses na pinapunta ko si Valerie doon sa mall ay sinabi na ni Valerie sa kanya na nahihiya akong makipagkita dahil hindi ako confident sa itsura ko. Ipinakita na ni Valerie sa kanya ang picture ko na walang filter at wala raw nagbago sa feelings niya sa akin. Hindi rin daw ako pangit, maganda pa rin daw ako kahit na meron akong pimples. Nang malaman ni Valerie na wala na akong balak makipagkita kay Ralph kahit na gusto ko na ito, ay doon na pala kinutsaba ni Valerie si Rav na pagsilosin ako hanggang sa makipagkita na ako kay Rav. Hindi pala totoo yung hinala ko na nasa iisang coffee shop sila. Si Rav lang ang naroon at nagsend ito ng picture kay Valerie para kunwari isipin kong nasa iisang lugar sila. Pero hindi naging effective ang plano nilang pagsilosin ako at mas pinili ko na natuluyang lumayo kay Rav. Kaya si Rav na ang mismong pumunta sa bahay para sabihin sa akin ang lahat ng yon. Formal na rin na nagpaalam si Rav ng panliligaw niya sa akin kina Mama at Papa ng araw na yon at pumayag naman ang parents ko. After ng 2 buwan ay sinagot ko na si Rav at naging kami na. Hindi ako makapaniwala na may isang lalaki na kaya akong mahalin sa kabila ng insecurities ko sa aking katawan. Malaki ang nagawa ni Rav para unti-unti kong buuin ang self-confidence ko. Hindi na rin ako masyadong gumagamit ng filter sa pictures simula nang maging kami kasi hindi ko na kailangan pa ang magpanggap. Bukod kay Rav ay nagpapasalamat din ako kay Valerie dahil malaki ang naging bahagi niya sa love story namin ni Rav. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil pinagdudahan ko siya pero sabi niya ay hindi ako dapat mag-sorry kasi sinadya naman talaga nila ni Rav na pagselosin ako. Ngayon ay kami pa rin po ni Rav, Papa Dudut. Going stronger pa rin ang relationship namin. Naging maalaga na rin ako sa aking sarili. Pumili ako ng mapagkakatiwala ang derma clinic para sa pimples ko sa aking mukha. Nag-lesson na rin ang aking pimples after ng ilang buwan at nag-fade na rin ang bakas ng aking mga tagyawat. Isa na lang talaga ang gusto kong mangyari sa amin ni Rob at yon ay ang maikasal. Medyo nararamdaman ko na yon, Papa Dudut, dahil nitong mga huling araw ay panay ang tanong nito sa akin tungkol sa wedding na gusto ko. Sincerely yours, Twinkle. Malaking hadlang sa isang tao ang insecurity niya para hindi niya magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Idagdag pa dyan ang mga panlalait ng ibang tao na mas lalong nagpapababa ng tiwala sa sarili ng karamihan sa atin. Wala pong masama sa paggamit ng filter sa ating mga litrato na inilalagay natin sa online. Kung nagbibigay ito sa iyo ng kasiyahan o mas nagkakaroon ka ng self-confidence ay wala pong problema. Magkakaroon lamang ng problema kung dahil sa paggamit mo ng filter ay nawawala na ang totoong ikaw o ginagawa mo ito para magustuhan ka ng ibang tao sa itsura na malayo na sa tunay na ikaw. Wala pong magandang may dudulot ang pagpapanggap lalo na pagdating sa larangan ng pag-ibig. Kung puno ka ng pagpapanggap sa taong minamahal mo sa kung sino ka talaga, ay hindi lamang siya ang iyong niloloko kundi maging ang iyong sarili. Hindi ba't napakasarap umibig kung naipapakita mo sa mahal mo kung sino ka nang walang takot at pangamba? Hanggang sa muli, ako po ang iyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.